Hi guys! Welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective, for anyone who can resonate sa reading nito. Ito ay love reading for collective. So let's get your energy for today. Okay. We have here the King of Swords. Medyo madilim. King of Swords and the Four of Pentacles energy. You maintain your stability. You're stable. You're afraid to lose your stability. Yung mga pinaghirapan mo sa buhay. And parang nagiging ano ka dito eh. Mabangis, no? With this King of Swords energy na parang you're a person na automatic naglalagay ka ng boundary. You're a person dito na ayaw mong nang over the backwood yung ibang tao. Ayaw mong inaabuso ka. No? You're a person na blunt magsalita. Masakit mo kung masakit. No? Basta ganun ka magsalita. Na diretso. Most of the times, masakit ka magsalita. Blunt ka. Unemotional, logical, mag-isip. Yan yung energy mo ngayon. And that's your embodying right now. Na parang may dahilan yan kung bakit ka naging masakit mo yung salita or parang sharp yung tongue or medyo mainitin yung ulo mo. It's because may pinagdadaanan ka. Merong reason, no, behind that. So, let's see anong pinagdadaanan mo ngayon. Ano bang dapat malaman sa'yo? Okay. Nai-spy ka sa person na wish mo. You're spying on someone na curious ka kung ano yung ginagawa, kung ano yung pwede mong malaman, makalap na information sa person na yun. Sa person na wish mo na to. Na you feel stable, joyful with this person. Sino tong person na to? Sino tong person na to? Queen of Cups. This is a person na loving, caring, pero emotional to guys. Remember, Queen of Cups are sometimes ay kadalasan yung nakikita ng mga tao sa kanya ay soft yung personality niya, harmless, pero kadalasan yung actions niya is iba, no? Queen of Cups are Scorpio energy yan eh. So, Scorpios are secretive. And, yung mga ginagawa nila ay pasekreto. Kung makikita mo yung mga Scorpio, yung zodiac sign, or yung, yes, mostly, magkaiba yung rising sign sa zodiac sign eh. Kasi yung rising sign, physical feature yun. Pero yung sun sign, or zodiac sign, ayan yung soul. No? Soul yan eh. Soul. Kung baga, the way sila mag-isip, kung ano yung nagdidikta sa utak nila, no? As you see, sa mga kilala ko, may matiyahin ako, Scorpio eh. Mahilig yan sila kwentuhan ng patago, no? Yung mahilig sila magsekreto. Diba yung iba, balandra, no? Hindi naman sa sinasira ako yung mga tiyahin ko, pero ilang tiyahin ko, Scorpio, no? Yan yung mga tao na pag nagkwentuhan, patago yan kasi pinagkukwentuhan nila yung iba. Alam nyo na yung ibig kong sabihin, yung mga ganyan. Scorpio. Yan yung mga tao na akala mo with this Queen of Cups energy na pag kaharap mo to or makipagsalamuha sa ibang tao, pagkakilala ng mga tao sa mga gantong energy ay
pag Queen of Cups ay mabait, mahinahon, feminine, soft. But inside, did you know this person well? Diba? Kung gaano kaano yung utak niya. Kung ano yung budhi niya. So, okay, this person ay with this Eight of Cups energy, dumalayo sa'yo, guys. Tumatalikod. Tumatalikod to, lumalayo sa'yo. And we have here the Four of Swords. Na itong person mo, guys, ay walang pinoproblema, walang iniisip, walang isipin, walang anxiety, nakakatulog na maayos. This is a person na, you will see this person, you will, the way this person acts or react ay soft, na parang harmless. Pero, behind that, no, yun yung sinasabi ko, iba. Queen of Cups energy, Scorpio energy. So, let's see. Pero hindi ko sinasabi, guys, na Scorpio yung kanyang zodiac sign. Possible, meron siyang Scorpio sa kanyang chart. Pero let's see kung anong feelings ng person mo sa'yo ngayon. Oh my gosh. Puro ano to, guys? Puro man to 10-10 na nagkaroon ng ending, completion, ending of cycle. Okay. Na gusto niya magsimula, no? Ng buhay kasama ka. Possible to start again, restart. Na masaya na kayo together, no? Na magsama na kayo. Yan yung gusto niya dito, na mag-build na kayo ng family niyo. Na ikaw yung wish fulfillment ng person na to with the Ten of Cups. And with the Ten of Pentacles energy, gusto niya yung masaya kayong dalawa, magkasama. Feeling niya, ikaw na yung perfect match. Ikaw na yung perfect person, ideal person niya. Na pag na-vision ka niya, or ini-imagine ka niya yung masaya kayo together, masagana yung buhay nyo, peaceful yung life nyo, may anak at may mga pets kayo, loyal kayo sa isa't isa, na full of happiness yung buhay nyo, prosperous nga, abundant, may mga properties kayo, everything is complete. Now you will complete this person, in short. Let's see, guys, kung anong gusto mong malaman. Kasi nang-inspire ka sa person mo. Anong gusto mong malaman? Kung still attracted pa rin yung person mo sa'yo. Kung magkakaroon pa ng rebirth sa inyong dalawa. Kung may pag-asa pang mabuhay yung connection nyo. Yung relationship nyo. Nagkaroon ng ending to. That's why nang-inspire ka. Kung still, mabubuhay pa yung connection nyo. Mabubuhay pa ba? Ganun. Ano pa? Anong gusto mong malaman sa person? Yun talaga. Kung magiging stable pa ba? Baliktad to eh. Ito yun o. With the world. Na kung tong person mo ay attracted pa ba sa'yo? Kumbaga, if your person is coming, darating ba siya? Yung gano'n o. With the Knight of Wands.
may passion pa ba sa'yo? May magti-take ba ng action to? Na kung magkaroon ba ng stability sa inyong dalawa? Kung mag with the world na kung mag-meet pa ba kayo, no? Kung magsasama ba kayong dalawa with the world? Magkakaroon ba ng completion? Parang ganun. Na kung ikaw ba yung bubuo sa mundo ng person na to? Kung ikaw ba yung kulang sa mundo ng person na to para mabuo siya? Parang ganun. With the world. So let's see. Ano bang emotion mo, feelings mo sa person mo? Knight of Swords. The Queen of Wands. So, sobrang attracted ka sa person mo na you can't control your emotion, your impulsivity. You've become impulsive dito eh. Na hindi mo makontrol yung thoughts and feelings mo towards this person. Na parang you have no control over your actions. Your yes. Na you will take action here. Na parang nagmamadali ka, no? Na matindi yung attraction mo sa person mo, na parang hindi ka na nag-iisip ng matagal, hindi, parang nagra-rush ka, no? It's because of matinding attraction, desire mo sa person. So let's see, guys. You're passionate about your person, sa person mo. So, let's see kung anong gusto mangyari ng person mo sa inyong dalawa. Okay, message, communication. Success message, passionate message. Communication, passionate communication. You may intense, may fire. Practical communication. Grounded communication, na hindi siya whim, hindi siya gusto niyo yung ano eh, real communication, totoong pakipag-usap, hindi yung parang flighty, or I mean yung parang naglalaro, ayaw niyo ng ganun. Gusto niyo yung may passion, yung may desire ko sa isa't isa, and grounded, totoo, realistic. Ayaw niyo ng communication na pag-uusap. Ayaw niyo ng message na hindi grounded. Na parang walang kasigurado. Gusto niyo sigurado. Your person is practical na tao. Na it will lead into a successful relationship. Yun yung gusto niya dito. So let's see kung anong gusto mangyari sa inyo ng person mo. Okay, communication din guys. So ganun din. Lumabas? Pareho lang, in fairness ah. Ganon din yung gusto mo. Kung ano yung gusto ng person mo, ganon din yung gusto mo. Communication, message. A successful na pag-uusap. Matagumpay na pag-uusap. More grounded, more stable, more practical na pag-uusap. Kumbaga, realistic na pag-uusap, no? Na walang halong biro. Ganun. So, let's see. Kasi, kung nasa relationship ka, at kung talaga namang decidido ka sa isang person, huwag ka maglaro, diba? Huwag ka makipag, parang paglaruan mo yung feelings, na parang nagtatago-tago ka pa ng personality mo, nagtatago-tago ka pa ng ano ba yun?
gusto mo lang hide and seek, ganun. So, ngayon yung person mo, yun yung gusto niya. Ngayon, yun din yung gusto mo, yung grounded, yung practical, or I mean, yung realistic, no? Yung totoo, yung pag-uusapan nyo. Yung kumbaga, harap-harapan, or kung hindi man harap-harapan, ay yung, kumbaga, yung hindi na naglalaro. Yung, kasi merong mga tao na naglalaro, no? Yes, gusto nga nila ng communication sa person na yun. Pero, yung intention nila ay para ma-entertain. Or para parang may paglaro-laruan, hindi naman ganun kaseryoso, na parang hindi naman na pang harap sa simbahan or sa dambana yung intention nila, sa person nila. Kundi yung may paglaruan lang sila, may paglalaruan, or may pagtripan, or may o kaya paasahin yung tao, di ba? Words yun eh, yung paasahin mo yung tao, natural. Ikaw paasahin ka, di ba? So, yan yung gusto ng person mo. Ganon din yung gusto mo ngayon. Paro kayong dalawa. Gusto nyo yung seryoso. Totoong pag-uusap. So, let's see kung ano mga next na mangyayari dito. Mga next na mangyayari. Success. The Magician. Stability. New beginning. Pero merong ano dito, superior. Na hindi magpapatalo, hindi magpapakumbaba to. Possible it's her person. Pero yung mga manifestations may magkakatotoo. No? With the sun, it will be successful. New beginning. Grounded na. Kung dati parang laro-laro lang. No? Hindi grounded. Parang walang seryosohan, uncommitted. Ngayon, ito, with the Ace of Pentacles dito and this Queen of Pentacles, ay seryosohan na ito eh. Pero, yung person mo, hindi magpapa apito. Hindi, superior, no? Na dapat siya masunod dito, or siya yung alpha, no? Siya yung kung sa dibatihan pa ninyo, siya yung palaging panalo. Yan yung gusto niya. Kumaga, tumahimik ka na lang pag nagkaroon kayo ng dibatihan. Parang pag nag-away kayo, pag nagbungaan kayo, tumahimik ka na lang. No? Yung person mo ang dominant. Kumbaga, ganun. Ganun yung person mo dito. So, ito na lamang guys for collective reading. Sa mga baguhan po dito sa akin channel, please do subscribe at upunin niyong kalimutang i-click ang bell button nang sa ganun ma-notified kayo sa mas sunod na videos ni upload ko. Paki-like naman to, paki-comment na din sa ating comment section box. Lalo na sa mga naka-resonate sa reading nito.